Hello guys! Hello, 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 hello! Andito na naman po tayo. Magluluto tayo ng... Magluluto tayo ng... chicken with kangkong. Ito po yung kangkong natin. Ang exotic kangkong. Kangkong, kangkong. Ito po tayo guys. Magluluto tayo ng kangkong. So, ang ingredients po natin ay... Oyster sauce, toyo, paminta, bawang, konting asin, mantika, sibuyas, lemon, kangkong, at ang ating chicken. Yung chicken, actually, pinakuluan ko yan ng 75% na kulo. Hindi siya yung kulong-kulo. Para matanggal yung konting lansa. Ayoko kasing, ano, palansa. Pag, ano, parang tatanggalan lang ng, ano, ng lansa. So, mainit na ang ating mantika, ay ang ating kaserola na paglulutuan. Ilalagay natin ang ating mantika. Ayoko ng maraming mantika. Kasi habang ginigisa si rice, ang ano dito is lumalabas yung mantika ng manok. So, para hindi tayo kumain ng masyadong mantika. And then, yung ating... bawang. Wala akong pagkakawak ng camera. Ano? Tapos ng bawang ay ang ating sibuyas. Pagka-brown ng konti ng sibuyas, medyo mainit na yung ating kaserola kasi kaya nag-ano na yung bawang natin. Pero okay lang kasi hindi na may kayong tunog. Nakilo na yung ating sibuyas. So sana guys, niluluto ko ito sa sarili kong version. At yung mga ibang mga niluto ko pa. So kung gusto nyong... makishare din sa aking sariling version ng pagluluto dahil masarap naman po siya ang resulta, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Sana po ay matuto rin kayo at matuto rin ako sa inyo katulad ng pagluluto ko at matuto rin ako. Pero ito kasi guys, sarili kong version ito. Ang kangkong with chicken. So, ayan guys, medyo nag-ano na yung ating sibuyas. Ikukulog na natin yung ating chicken. Habang lulutuin natin yung chicken, ilalagay na natin yung konting asin. Konti lang guys, kasi parang pampalasa doon sa laman ng manok. Dahil mayroon tayong toyo at saka oyster sauce. So, konting-konti lang. Actually, dalawang chicken legs lang itong niluto ko. Tinanggalan ko na siya ng taba, tinanggalan ko na siya ng balat. And then after that, yung ating... paminta. So, bawat lagay natin ng mga ingredients, dapat hinahalo natin para mahalo siya. Umalo siya doon sa ibang karne. So, ayan. Tapos, ilagay natin yung ating... kasi naano na siya guys, napakuloan ko na siya ng konti. Actually, hindi naman siya kulo. 75% lang na bago kumulo. Kumbaga, bago siya magkulo, ito, dumating doon sa puntong pagkulo, tinatanggal ko na. Pagtanggal ko lang ng konting lansa
lalagyan natin yung toyo. After the toyo ay ang ating oyster sauce. May matitira pa kasi walang tagahook ng ating camera. So, oyster sauce. Konti-konti lang. Yung ating toyo ay dalawang kutsara. At yung ating oyster sauce naman ay isang kutsara. And then, nakalimutan ko pala guys sabihin yung ating lemon. Talagyan po natin siya ng lemon mamaya. Ganyan siya guys. Meron pala akong tirang beef. Talagyan po natin siya ng kalahating tasang beef. Para yung lahat na nilagay natin na sangkap, masimsim, tumagas, tumagos hanggang doon sa ano ng manok. At ang pang ano na lang niya is yung sabaw. So, pagkulo niya, i-slow fire na natin siya. Okay, and then, yan, kumukulo-kulo na po siya. Tapos, ilalagay natin sa slow fire. Slow fire lang po siya. And then, hayaan natin siyang kumulo for about 15 minutes. So, tatakpan natin siya, guys. And then, antayin natin for about 15 minutes. Saka natin ilalagay yung ating lemon at saka yung ating kangkong. Kangkong! So guys, after 15 minutes of kulo-kulo-kulo, ay, ano ba yan? Ayan na po ang kanyang itsura. Meron po siyang kalahating tasang broth. So, ilalagay na natin yung ating lemon. Yan o. Yung mga iba guys, nilalagyan nila ng laurel. Pero ako kasi hindi ako mahilig ng laurel. Tapos yung inilalagay nila is yung durog, ay yung buo-buong paminta. Pero mas type ko kasi yung, depende na sa inyo, mas type ko kasi yung ano, yung durog. Mabango pagka ano, pagka pamintang buo. Pero mas gusto ko kasi yung durog. So ngayon, ilalagay na natin yung ating kangkong. Ang ating kangkong. Ayan. Dito sa Espanya, yung pinsan ko, nagdala sa amo. And then, isinigang niya with karni ng, ano, ng baboy. So, ipinakain sa amo. Sabi ng amo, "It's so exotic! What is this?" Sabi daw ganyan. So, sabi naman daw ng pinsan ko, it's called kangkong. In our country, it's a pig food. Sabi niya. But here in Spain, it's a human food. Sabi nga, pero sa totoo lang naman talaga naman kinakain naman natin itong kangkong. Parang biro lang niya. Ayan. So, after ng mga 2 minutes, nilagay ko ng ano yung lemon para maglasa pa doon sa ano, doon sa ating manok. Kasi habang kukulo naman yan ay hindi naman yan titigas yung ating ano, dahil hindi naman yan parang maasim na maasim. Para maglasa pa siya doon sa ating manok, yung lemon. So, ayan siya guys. Takpan natin for about 5 minutes. Oh no, 5 minutes, hindi. Takpan natin about. So guys, after 5 minutes,
Ito na po yung ating niluto. O, tingnan nyo ha. Hindi po siya lusak. At yung ating kangkong, tamang-tama lang ang kanyang lambot. Ayan o. So, i-off natin ang ating fire. Try nga natin. Kuha tayo ng isang slice o isang ano ng ano ng manok and then ang ating kangkong. So, yan siya guys. Tikman natin ang nilotong gusto ko yung kangkong. Masarap. Ang sarap. Mananamnam yung lemon, yung toyo, at saka yung broth ng manok. Masarap siya. Parang ang isda niya is parang adobong kangkong na may manok. Pero kumungat may broth, tapos yung manok ay hindi siya lamang. So, malasa siya. Hindi ako naglalagay ng bechin, guys. Tapos mayroon pa tayong inilagay na oyster sauce. So, masarap. Ang exotic na kangkong. Harap. Okay. So, para po sa mga ibang lutuin pa natin, paki-subscribe nyo lang po ako, Mariluz Pera, sa aking YouTube channel para sa mga ibang lutuin. Maraming salamat, guys. Masarap talaga. Okay, bye-bye.